prepare. Madaling i-prepare ang pinakang best breakfast food ninyo ay hinog na saba. Saba. Sa saging po yan na saba. Hindi luto. Hindi po luto. Kahit po ilan. Masabi, ay, baka sumakit yung sikmura ko kasi hindi siya luto. Saba. Saba. So lahat mo na sinasabi, kung hindi kayo gagastos, hindi kayo mag-grocery na 10,000 o 5,000 every month sa SM. Natural. Tubig. Hindi na kayo magpapadeliver. May pitching ka lang. Ganyan mo lang. Mag-eliminate na yung, mag-evaporate na yung dumi ng tubig for 8 hours. Wala nang pa-deliver. O, di ba? O, walang kulang. Asin. Yung kalang ng tubig. Dati, nalulungkot yung iba. Sa amin kasi sa probinsya, nagbabarangay-barangay po kasi ako. Diyan po talaga yung poorest among the poor. Diyan yung makikita. Parang tuwan-tuwa ako pag kumakain sila na tinataktan pa nila yung kanilang tinggan kasi may asin gaganyan. Gaganyan sila. Asin ang ulam nila. Parang tuwan-tuwa ako. Pwede ko makikain. Tuwan mo po nakakahiya kasi asin lang po ang ulam namin. Patamo na sila. Hindi nila alam na napakarami sustansya ang kanilang nakukuha din sa asin. Correct. Busy. Sabi, doktora, hindi ko po talaga kaya uminom ng siyang nabasong siya araw-araw kasi ihiin po ako. Bakit kayo iniihi? Isa din po yan, warning, na kaya kayo ihi ng ihi is kulang na ng salt ang inyong buto, ang inyong muscles, ang inyong ugat. Hindi na po nakokontrol ng body ninyo dahil kulang na ng asin ang katawan ninyo. Lahat tayo ay may asin sa katawan. Sinong pawis ang matamis? Subukan nyo. Meron? Hindi rin po, kahit po diabetic, lasakan po rin. Maalat din. Wala pong pawis na matamis. So, ang chikusan po, yung iba, pag hindi, dalawa kasi ng dalawa every morning. Yung iba, pag hindi nila kaya, kasi magkakaiba ang naturalesa po ng tao. Merong iba po. Ay, parang magdalawa po, parang iba yung pakiramdam ko. Parang iba po yung pakiramdam ko. Especially during cleansing period. Lalo na yung mga pasyente na nag-shopping na sa iba-ibang hospital. Pumunta na po kanina. Doktor, tapos bigla po pumunta sa mga nagdo-doktor-doktoran. Yung mga MD, mga doktor, pero nagdo-doktor. Pero, nung pumunta sa mga MD, PhD, ay dun sila gumaling. Kasi sinundan nila yung tamang process. Tayo po kahit kayo hindi doktor, kahit tinuturo ko sa inyo para at least added knowledge ninyo na nagdo-doktor-doktora nito mga to. Nasa chance po yung process. Sundan nyo lang po properly yung process. Magiging successful po ang treatment ninyo. Sa pasyente, yung mga hindi nakakalakad, nakakalakad. Yung hindi napapadumi araw-araw, napapadumi na. Yung hindi nakakatulog, makakatulog na. Yung hindi naiigalaw ang ganyan, naiigalaw na. Yung hindi nakakabend ng ganyan, nakakabend na. Kasi bakit? Sinusundan nila ng tama yung process. Ang isa pa po sa cleansing ay double cellulose. Ang double cellulose po naman, ito yung walis ng ating bituka. Walis. Double cellulose po. Kasi ang double cellulose po, may content din po yan na yung balat ng alimango. And marami siyang fibers. Walis. Yan yung taga-walis. Tagawalis ng bituka natin, double cellulose. Lalo na po yung constipated. Constipated, di ba pag tinatae ang tae, may diarrhea, anong pinapainom dietabs para mag-stop ang pagdumi? Pero yung iba nagda-dietabs na ayaw mag-stop. Bakit? Kasi nandun pa sa loob ng bituka nila yung dumi na supposed to be eliminate na para mag-stop yung pagdudumi. Nakuha niyo po? Kasi pag nag-diet yung pag-control na hindi ka nadumumi, nandun pa rin. So yun po ang pagsisimula ng problem sa inyong colon pagdating ng araw. Kaya yung tinatae, hindi mapadumi, double cellulose po. Itong double cellulose pwede pong 3 times a day after meal. Plus ito pong anti-diabetic pa rin natin.
gano'ng katagal ako mag-cleansing, Dora? Isang linggo ba? Dalawang linggo ba? Tatlong linggo ba? Isang buwan ba? As much as possible, ang tao, pinapag-cleansing ko ng diretsong 3 months. Bakit? 3 months po nare-repair ang ating blood. 3 months! 3 months! And during cleansing period, kasama na din po dito yung aura detox bed natin, detoxification. Ito po yung bed natin. Sa amin po kasi sa wellness, ito po ay 10 beses. Every other day. As much as possible, every other day. O yung iba, 2 times a week. 2 times a week po. Maximum number 7. Number 7. Every 15 minutes, papapamunin nyo yung pasyente, pahitinumin nyo ng anti-event. Every 15 minutes. Maraming pasyente na pag bumigat ng aura detox bed, nagihilo. Bakit? Before nyo po papamunin ang pasyente na nakahiga dyan, patagilirin nyo po muna. Tagilid muna. Sa kanya tulungan na bumangon. Hindi yung nahihihi ako, doktora, bangon agad. Diretso sa CR. Hello, pag po. Yun po yung mga kinakatakot ng pasyente na hindi natin alam bakit. Nagkakaroon po ng pag nakahiga tapos biglang bangon. Nagkakaroon po ng imbalance. Oo, biglang nahiga. Kasi nag-cleansing ka eh. Ang dami natatanggal sa iyong water sa katawan. Kaya every 15 minutes po, paiinumin po ninyo ng isang tasa, warm, anti-depend, tea. Isang oras po yun? Isang oras, every 15 minutes. Pero kung nakatulog naman ang pasyente, tulog na tulog na, nag-ihilip na, oy, gising, 15 minutes na, ihilip ka, huwag naman po. Kasi amazing. Ito na yung bed na nakita ko na kahit pawis na pawis na pawis ka na, talagang pawis na pawis ka na, iba pag iniinit tayo, binabanas tayo, electric fan, aircon ang hinahanap natin, pamaypay. Pero yan, pinapawisan ka, tulog na tulog ang pasyente. Bakit? Kasi during that time, habang nag-cleansing, na-stimulate, nag-circulate ng tama yung blood mo, ang brain mo nare-relax, ang muscle mo natutone, ang skin mo, lahat po yan. Kaya pag nagtataka dun sa amin, huwag kayong maina, maririnig yung landalakas ng hiling ng mga nagde-detox. Kaya pag natutulog na yung pasyente, huwag mo naman gisingin kasi 15 minutes na, hayaan mo na munang matulog. Pero kung gising naman po ang pasyente, that's the time na paiinumin siya ng anti-depending every 15 minutes. Yes. Ayan, okay. Buti na-raise mo po yan. During detoxification, during cleansing period, marami po tayo pwedeng maramdaman. Ang tawag po natin diyan ay healing crisis. Yan ang hindi minsan maipaliwanag ng mga doktora. Hindi na po ako mag-uulit kasi po nilaglag po ako, inubo po ako. Tandaan niyo po, explain niyo po yan sa pasyente ninyo. Pag kayo ay nag-detox, meron kayong pwedeng maramdaman ano-ano. Kung na-assess ninyo yung pasyente ninyo na may problema sa lungs, pwede siyang sipunin, hubugin. Kasi kung ano yung naramdaman ng pasyente, dun siya mayroong problema. Doktora, lalo po akong inihip. Uy, doktora, lalo po akong mag-detox, talong araw po akong hindi madumi. Something is wrong with your colon. So, ibig sabihin yung colon mo, dami-daming dumi na hindi na mailabas. Hindi na mailabas. So, normal po yung nilalagnat. Yan po ay good reaction ng body natin. Normal reaction ng body natin. So, explain nyo lang po. Huwag silang matakot. Karamihan po na may nilalagnat, may infection inside. May infection inside. So, either may problem ng kidney, ng liver natin, ng lungs natin particularly. Yun po nilalagnat. Ang dami po ng healing crisis. Siguro po next time, iisa-isahin po yung healing crisis sa susunod nating training. After po ng cleansing period, nourishing. Kasi yung iba pa, well, hindi ako makakaano ang binti. Ay, calcium agad. Ay, hindi ako makatulog. Spirulina agad. Huwag po tayo mag-jump in.
kasi hindi naman po ito magic, hindi nagmamadali. Pag inisip ninyo po kasi agad, benta, pera agad, hindi na po uulit yan, isang beses lang. Samantalang kung ang pasyente ay inalagaan ninyo, hanggang ako, para ka po nag-aalaga ng pangalan mo. Kasi ini-establish mo yung company, ini-establish mo yung goodness ng product, ini-establish mo yung trust and good relationship natin sa isa't isa. At mas marami pa po silang mai-recommend. Mas marami mai-recommend. Kahit tayo cross-line, kahit hindi tayo grupo, pwede tayo mag-unong-solo. Hindi yung agawan-agawan. Dalilito na. Kaya marami pong hindi gumagaling. Nagki-cleansing. Never ninyong isasabay ang calcium na umiinom ng chitosan. Acknowledge, ang calcium po natin ay hindi ganun kamura. Bakit hindi siya mura? Dahil 101% ang effectivity ng calcium natin. Ito, during nourishing, ang dami nating calcium, di ba? May calcium 1. Calcium 1. Para saan yan? Para din po sa mga kagaya natin. Ang calcium 2 po, sa diabetes. Ang diabetes po ay nare-reverse. Ang diabetes po ay nagagamot. Hindi habang buhay diabetic ka. Maintenance, dialysis, kidney transplant, mamamatay. Ganun po yun. Yun po ang stage. Maintenance ka muna. O 250 muna, 500 milligrams muna, tapos 1,000 na. Hindi na kaya ng 500, 1,000 na. Ay, hindi na kaya ng kidney mo. Ida-dialysis ka na. Isang beses sa isang linggo, twice a day, twice a week, hanggang 3 times a week na. Kung may pera ka pa, diretso pa. Tapos, hindi na kaya ng dialysis. Ita-transplant, naghahanap na ng mga donors. Karamihan mo nakatransplant. Swerte na mabuhay ng ibang tao. Tingnan mo si Pelican. Anak pa niya. Pero 5 years lang. Hindi pa umabot ng 5 years. Hindi pa po umabot ng 5 years. Kasi, tandaan nyo, ang organ ninyo ay ginawa sa inyo ng Lord. Perfect for you. Hindi ka po ang pahirang. Sa iyo. Oo, di ba? Pahirang. Okay. Magandang question. Ang pagkatanggal po ng maintenance, kasi ako din, nanggaling ako dyan. Ang maintenance po dun sa aking, kasi wala na akong spare parts, 3,800 for 11 years, itinin ko yun. Inakalitin mo pera yun. Pinenta ko yung 3,800 times 12. Magkano yan? 16,317. Pinta na yun. 45,000 sa isang buwan. 11 years kong ininom. Anong nangyari sa akin? Halos pumutok ang aking ulo sa migraine. Tinuturukan po ako ng tatay ko. Tatay ko po yung Dr. Ted Valium. Parang may asma ako. Na bukas ang the dentist is in. Alas 8 yun. Pag alas 10 na the dentist is out. Kasi nakakulong na ako sa taas namin. Nagsusuka na ako sa sobrang sakit. ICT scan, wala namang nakikitang tumor. Wala talaga. Ano na ba ito? Side effect ng pinayon ko for hormone, para daw balance. Tinanong ko yung OB ko, yung isa kong OB, hindi yung integrative. So, hanggang kailan ko ito i-inom. Aba, ay naiisip ko yung online. Wala na pala. Iniutog ko na talaga yung ulo ko. Binababad ko yung ulo ko sa yelo. Hindi pa rin naaalis. Volume, hindi pa rin kaya. Grabe mo, morphine na po ako. Umabot ako sa morphine. Para ng addict. So, in-eliminate ko po yung dahan-dahan. Kasi may adjustment din ang body natin. Hindi mo pwedeng nag-maintain ka ngayon para sa high blood pressure mo. Biglang hindi ka uminom. Kasi yan po ay parang ano yan eh. Parang cycle na dahan-dahan din. Parang nag-change oil ka ng sasakyan. Na pag nag-change oil ka, hindi yung
arangkada ka agad. Dahan-dahan, revolutionin mo muna. Ganun din po. Kung ikaw ay diabetic, may maintenance ka. Kunyari, i-mention ko yung gamot ng diabetes. Kung ikaw ay nag-informin ngayon, i-replace kita ng cleansing, ng diabetic, chitosan, or detox. Kasabay ng informin mo ngayon. Bukas walang informin, pero the next day, ganun na naman. Sa susunod na linggo, dalawang araw na yung pagitan. Wala ka nang reforming, pero dinidiretso mo na yun. Hanggang tatlong araw na lang yung pagitan, apat na araw. Dahan-dahan din po, walang pag-rap. Gradual, gradual po yung pag-a-adjust. Yung sa kanya yung cleansing? Opo, cleansing ka muna kasi ang dami mo. Residue sa loob ng katawan mo, sa especially sa kidney mo at saka sa iyong liver. Yan, mag-cleansing ka muna talaga. Cleansing muna, kasama dyan yung saba, kasama dyan yung salt and water, anti-lipemic, chitosan. Yan, kasama lahat yung oral detox. Cleansing muna, wala muna ng iba. Cleansing muna. Ang dami po nating calcium, brain tonic, calcium 1, 2, children, at saka brain tonic. At saka kung medyo tayong suwa, wala no. Kailan tayo dapat uminom ng calcium? Anong oras sa araw? Tingnan ninyo, tagal-tagal na natin nainom ng calcium din. Walang makasalot. No! Anong oras kailan nainom ng calcium? Umaga. Bago mag-almusal. Bago mag-almusal, ikaw. Nang umaga? Nine. Bago mamatulog. Sinong araw? Taas ang kamay na lang. Araw, umiinom ng calcium. Araw. Oo. Araw. Araw, umaga yun eh. Gabi. Maraming oras sa gabi. But, ang importanteng pag-inom po ng calcium para ma-absorb na mabuti ng bone natin, ng brain natin, ay bago matulog. Before bedtime. Bakit? During natutulog tayo, doon po nagsisikret na serotonin glands. Yung glands responsible sa ating utak. Mali pala yung teaching sa amin dati. Dapat po ay before bedtime. Kasi, ang sabi sa amin, huwag kang iinom ng calcium bago matulog dahil di ka makakatulog. Ngayon po, ikinokorek na kita to. Good. Okay. Correct it. Para po, umabot ka ng 200 years. 200 years. Diba? 200 years. Ang penetration ko ng calcium natin, eto pa. Diba, ang sachet natin, isang ganyan, isang sachet magkano? Kailan lang ninyo nakilala ang chance? Ako, magpo 4 years pa lang po nakilala ang chance, ang calcium. Ako, 46 years old na ako. Ang dami mong lumipas na panahon para po ma-replace, ha? Para ma-replace yung deficiency ninyo ng calcium before, ako, 46 years, I mean, 40 years, apat na boxes. 4 boxes na araw-araw yun. 4 boxes po kailangan mong inumin. Yung sa 4 boxes, araw-araw yung sachet. Sachet. Para na-replace. Oo. Iba nararamdaman na sumasakit yung kapon natin, sumasakit yung mga ganyan natin. Kasi may deficiency na tayo. Pagka nagpa-bone density tayo, makikita na yung kulang. Yung calcium. Diba? Makikita natin. And, makikita din yung kung iba kasi hindi nagpa-bone density. Mag-check ninyo kung kayo ay may calcium deficiency, kung kayo ay tatayo sa dingding. Diba? Tatayo kayo yung nakaganyan. Nakaganyan. Yung normal nyo po, yung hindi yung talagang bibili kayo yung ganyan, yung normal yung tayo. Diba nakaganyan tayo, laglag na ang balik natin. Yung parang nalaglag na ganyan. Kita nyo? Sa tagiliran, makikita nyo parang nakaganyan. Nakaganyan. Dapat diretso tayo. Ako, ramdam ko sa sarili kung may calcium deficiency ako. Kasi ang dami kong walang spare parts na kaganyan. Kulang na calcium yung katawan niyo. Tumayo kayo, tignan ninyo sa katabi niyo. Yung calcium deficiency. Ikaw, hindi ka pa natin. Ikaw, hindi ka pa natin.
66 unit, 6 4 boxes and 6 sachets. Yun po yung araw-araw ha, walang pagdap. Ang isang box po ang laman ay 10 sachet. Yun po, isisimulan nyo ngayon dire-diretso yung kailangan consume din yun. Hanggang dire-diretso. 1 sachet a day. Before going to bed. Ay, yung replacement, dalawang sachet. Sa replacement po, dalawang sachet. Before going to bed. Pari pa rin lang. Lahat ng national trade. No? Lack of calcium. Yung pumalabo ang matagad. Lack of calcium. Yan yung sa mata, tungkol sa mata. Meron din akong research dyan. Na, ang tao, pag nag 40 years old, talagang lumalabo ang mata. Talagang lumalabo ang mata. Alam nyo ba yung anti-rebellic natin? Cleansing April din 5. Siya. Itong tea, di ba yung tea? Basa yun? Basa. Pag malamig na, bago kayo matulog, ipatakot. Isulat mo. Cleansing. Yung buong pangalan, address, panapukong pagod. Ang tali na rin po. Yan. Yung sa sore eyes. Yung kasi yung sachet niya, may tubig yan eh. Pandi. Medyo basa pa. Ipatak niyo lang parang kumbaga parang eye mo. Bago kayo matulog. Pag-isip niyo sa umaga, matigas yung dito niya. Yung dumi, yung sa likod ng mata niyo. Nakakatanggal. So, nakakatanggal. Magaling yan. Kini-cleanse yung ating yung lens. May mga ophthalmologist na naglilinis ng lens ng mata. Yung 5,000, 5,000, 10,000. Yung ang tawag na naman ang mata. Yung sore eyes. Ilan ang calcium, ilan ang tsaa. Maibenta mo, sir. Madami na. Yung iba naman, nagtitipid, chewable. Chewa. Sa mga bata po kasi maganda yan kasi may sa ngipin, na-absorb ng ngipin mismo. Kasi ang ngipin natin may tubules, may maliliit po yan na butas na hindi natin nakikita. Pumapasok dyan yung calcium sa ngipin. Pumapasok po dyan. Pansinin niyo pag nag-brush kayo, makita niyo yung iba po ng ngipin yung may ngipin na itin. Saan pumasok yun? Wala naman kayo nakitang butas, pero bakit? Nag-penetrate. Kasi may mga tubules siya na maliliit na maliliit. So, kung chewable po, iinumin ninyo, hindi ba kasi nagtitipid? Kwentahin nyo kung ilang itaon kayo para calcium 1 muna. Tapos pag magtipid kayo, calcium chewable, pero tatlong candy. 3 times. Tatlong capsule. A day. Yung kung tipid, 2 sachets per day. Opo, 2 sachets per day. Tapos po yung mga black niya, no? Ay, papastahan mo naman, Ana. May karis na yun. May karis na siya. Pero pag nag-calcium siya... Ay, sa mga baby. Sa mga baby, ganun din. May calcium for children tayo. Yung sa mga baby...